Ako si Teacher Kyla. Welcome sa online Sunday School ng GCF Antipolo, kung saan sama-sama tayo natututo ng mga kwento mula sa Biblia at mahalagang katotohanan tungkol sa Diyos. Panghuling linggo na ng ating pag-aaral tungkol sa kwento ng Easter. Noong mga nakaraang linggo, ay nalaman at natutunan natin ang mga ginawa ni Jesus at nangyari sa kanyang buhay habang siya ay nandito sa lupa hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Ngayon ay isang special Sunday dahil ipinagdiriwang natin ang muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya naman, samahan niyo kami sa pag-aaral ng buong kwento ng muling pagkabuhay ni Jesus at sama-sama nating alamin ang kahalagahan ng katotohanan na ito sa ating buhay. Handa na ba kayo? Let's go! Jesus is alive. Ito ang sinasabi sa atin ng ating kanta sa araw na ito. Si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay pagkatapos ng 3 araw. Kaya sabay-sabay tayong pumunta at sumayaw para kay Jesus na ating Diyos at tagapagligtas. Friends, ako si Teacher Jen. Noong nakaraang linggo ay napanood natin ang kwento ng pagkamatay ni Jesus. Nakita natin na maraming tao ang nalungkot dahil sa hirap at sakit na pinagdaanan ni Jesus. Ang kwento natin ngayong araw ay ang kwento na nagbigay sa mga tao ng bagong pag-asa. Panoorin natin ang buong kwento sa video na ito. Kwento ng Easter, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Tatlong araw na ang nakalipas at parang wala ng pag-asa. Pero isang napakaagang linggo, ang mga babaeng gusto mag-alaga kay Jesus ay nagulat nang makita nilang walang laman ng tomb. Wala na dun si Jesus. Ah!
kayong natakot, ang sabi ng anghel, wala na siya dito, pumangon na siya. At doon naalala ng mga babae na sabi ni Jesus, pabangon siyang muli sa ikatlong araw. Wahoo! Tatakbo sila upang sabihin sa mga disipulo ang lahat ng kanilang nakita at narinig. At sa susunod na 40 ay nagpakita si Jesus sa kanyang mga disipulo at sa mga sumusunod sa kanya upang ipakita na siya ay buhay at okay siya. Itinuro niya sa kanila na ang ginawa niya ang tanging paraan upang sila ay mapatawad at makasama ang Diyos. Nang dahil sa pagmamahal ng Diyos ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak at ang lahat ng manampalataya at maniwala sa kanya ay hindi mapapahamak, ngunit magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nagulat ang mga tao nang makita nila si Jesus na muling nabuhay. Pero tandaan natin na ang muling pagkabuhay ni Jesus ay bahagi ng plano at pangako ng Diyos sa atin. Ang pagkabuhay ni Jesus ang nagbigay sa atin ng panibagong pag-asa at nagpatunay na si Jesus ay ang ating Diyos. At pinangako din ng Diyos na si Jesus ay muling magbabalik upang maghari sa mundo. Hi friends! Ako si Teacher Dins. Ang memory verse natin sa araw na ito ay mula sa Matthew 28 verse 6a. He is not here, for He has risen as He said. Malinaw na tinuturo sa atin ng Biblia na nabuhay si Jesus 3 pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ang pagkabuhay ni Jesus ay kanyang ipinangako sa mga tao. At ito ay nangyari dahil si Jesus ay ang tunay na Mesaya, Diyos at tagapagligtas. Basahin natin muli ang ating memory verse mula sa Matthew 28 verse 6a. He is not here, for He has risen as He said. Kumusta mga kaibigan? Ako muli, si Joel. Tayo muling manalangin. Dakilang Diyos sa masa langit, salamat po Panginoon sa pagkakataon ng panalangin. Salamat po sa bago naming natutunan tungkol sa inyo na ang Panginoong Jesus ay hindi nanatiling patay, hindi siya nanatili sa ilalim ng lupa na inilibing, kundi pagkatapos ng 3 siya ay nabuhay muli. Salamat po dahil pinatunayan niyo na totoo at tunay ang inyong mga salita na kayo ay mapagkakatiwalaan namin. Nang aming paniniwala at pananampalataya sa inyo ay makabuluhan. Dahil pagkatapos ng 3 ang inyong libingan ay walang laman. Kayo ay muling nabuhay. Ang Panginoong Jesus, ang aming Diyos, ay buhay magpakailanman. Salamat Panginoon dahil alam namin na balang araw Panginoon, babalik ka. At sigurado kami na totoo ang iyong pangako na kailanman hindi mo kami iiwan. Panginoon, salamat po dahil kay Kristo Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas, siya ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kahit bata pa kami, turuan mo kami, Lord, kahit hindi namin naiintindihan ng lahat ng bagay, nawa ay matuto pa kami mula sa inyo, mula sa inyong salita. At salamat dahil sa inyong pagkamatay sa krus at pagtubos sa amin mula sa aming mga kasalanan sa pamamagitan ng iyong dugo. Kami ay ligtas na at kami ay tinatawag mo ng anak ng Diyos. Lord, ipamahagi namin ito, ang iyong kamatayan at muling pagkabuhay sa aming mga pamilya, sa aming mga kaibigan, kaklase, o kapitbahay. Lord, alam namin na hindi madaling maghintay, pero alam namin, Panginoon, na tutulungan mo kami. At habang kami ay dumadaan, Panginoon, sa pandemya, sa sakit, o sa anumang karamdaman, Panginoon, o anumang suliranin o pagsubok,
Lord, kayo po ang magbigay sa amin ng kalakasan, ng katatagan, Panginoon, para malampasan ang mga ito. Lord, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa lahat ng iyong biyaya, sa lahat ng iyong pagpapala araw-araw. Lord, gamitin mo kami bilang iyong kasangkapan para sa iyong kapurihan araw-araw. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Sa iyo lamang, Panginoon, ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen. Mga kaibigan, salamat sa pagsama sa panalangin. Kayo ay inaanyayahan namin na dumalo sa Zoom prayer meeting tuwing Linggo ng hapon. Magpadala lamang kayo ng mensahe kay Teacher Kyla para sa mga detalye. Hi friends! Ako muli si Teacher Kyla. Ang kwento ng Easter ay nagtuturo sa atin ng buhay ni Jesus habang siya ay nandito sa mundo, ang kanyang kamatayan at ang kanyang muling pagkabuhay. Ito ay mga mahalagang kwento dahil ang kwento ng Easter ay nagpapaalala sa atin ng higit na pagmamahal ng Diyos para sa atin, ang kanyang pagiging totoo at pagtupad sa kanyang mga pangako, at higit sa lahat, ang pagbibigay niya sa atin kay Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas. At ito ang mga katotohanan na dapat nating binabahagi sa lahat ng tao. Para sa ating heartwork sa araw na ito, mag-isip kayo ng isa ninyong kaibigan na maaari niyong kwentuhan o bahagian ng kwento ng Easter. Sa linggong ito ay magbigay kayo ng oras para makipag-usap sa kanya. Inaasahan namin na sa pagtatapos ng linggong ito ay naibahagi nyo na ang buong kwento ng Easter. Masaya kami na nakasama namin kayo sa pag-aaral ng kwento ng Easter. Sana ay hindi natin makakalimutan ang totoong mensahe ng celebration na ito. Lagi nating tatandaan na ibinigay sa atin ng Diyos si Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas. At si Jesus ang nagbigay sa atin ng bagong pag-asa at pagkakataon para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat at makita-kita muli tayo sa susunod para sa panibagong pag-aaral ng kwento sa Biblia. Paalam!